Magandang araw po, si Mike Anyayahan po ito. Ang episode po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa cognitive dissonance. Ang cognitive dissonance po ay isang psychological condition o mental health issue na tumutukoy sa abnormal na control natin sa ating isipan at behavior. Ito ay makikita sa mga tao na may inconsistency sa pag-apply ng pinaniniwalaan nila. Halimbawa, no, may mga tao dyan na naniniwala sa isang reliyon na nagkasabing bawal ang pumatay, pero biglang-bigla naniniwala siya sa death penalty. At meron din namang mga tao dyan na naniniwala siya at alam niya na mali ang paninigarilyo, pero naninigarilyo pa rin siya. Gusto niyang hinto pero hindi niya magawa. So, ibig sabihin, halos lahat tayo dumadaan sa cognitive dissonance. Nagkataon lang na may iba't ibang level tayo nito. At yung pinakamalala ay yun yung na napapansin natin na mayroong isang kondisyon. At ano ba yung masamang dulot ng cognitive dissonance? Unang-una, may discomfort itong binibigay sa atin. So yung mga discomfort ito ay tulad ng anxiety, guilt, at anger issues. No? So anxiety, ibig sabihin nababalisa tayo at ginagawa ang mga bagay na hindi man natin kailangan gawin. Guilt, meron tayong abnormal na pagsisisi sa mga ginawa natin na hindi man natin alam kung tama ba o mali yung ginawa natin. At anger issues, minsan napipikon tayo, pero kung ang pagkapikon natin ay hindi na normal, parang hindi mo naman kailangan mapikon, pero bakit ka napikon? Yun, isa yun sa mga discomfort na idinudulot ng cognitive dissonance. Ngayon, sa buhay natin, ano bang masamang dulot ng cognitive dissonance? Yung cognitive dissonance po ay nag-aano sa atin? Nagdudulot sa atin ng kawalan ng control sa sarili. So, dahil dito, madali tayong nasasway or nadedetermine ng action ng iba. Nabubuhay tayo sa sinasabi ng ibang tao. Parang nagkakaroon tayo, gumagawa tayo ng sariling multo o kumukuha tayo ng batong ipupakpok sa ulo natin. So, dahil dito, lahat ng buhay natin ay puro reaction na lang sa ginagawa o sinasabi ng iba para protektahan ng sarili. At tungkol sa sarili, at pagprotekta sa sarili, ang pinaka-prone po sa cognitive dissonance ay yung mga taong overprotective sa sarili. Yung mga taong matataas ang pride, yung mga megalomaniac, na ang tingin ay sila ang mas nakaaalam, or tingin nila, alam nila lahat. Tsaka yung mga taong egoistic, yung hindi nakikita, yung hindi kinikilala, hindi nila nakikilala yung ibang tao, kundi yung sarili lang nila. So, paano ito sa actual? Paano nangyayari ito? So, halimbawa, no, may kausap ka. Yung kausap mo, o kadibati mo, ay ayaw magpatalo. Ngayon, nababalisa siya. Para lang sabihin panalo siya, gagawin niya ang lahat. Ngayon, kung matalo siya sa debate o sa usapan, balisa siya, bagabag ang kalooban niya. So, kapag ka ganun, yung tao, grabe yung galit, pero debate lang naman yun. Malamang mag-cognitive dissonance yung tao. So, isa pa dyan, yung mga halimbawa, nag-aaral ka, no? Sobrang ano mo, no? Sobrang sampalataya mo sa paniniwala mo. May cognitive dissonance ka kung ang pinag-aaralan mo lang ay yung tungkol doon sa paniniwala mo lang. Hindi mo na inaaral yung iba na kontra sa paniniwala mo. Dahil para sa'yo ay waste of time na pag-aralan yung mga bagay na hindi mag-justify doon sa paniniwala mo. Dahil dito, lahat na lang na ipinapasok mo sa isip mo ay puro justification o rationalization ng paniniwala mo. So, hindi ka na, naging one-sided ka na. So, sa ano nga, no, sa isang technical na term, naging dogmatic ka na. So, defensive ka kapag ka may counter-opinion at gusto mo, ini-impose mo yung opinion mo sa iba by force, no? Or minsan gamit ang retoriko. Retoriko, ibig sabihin, parang may halong paninira sa ibang tao na yung pakikipag-usap mo. Hindi na nagiging healthy yung personalidad mo. So,
paano maiiwasan ang cognitive dissonance, no? So kasi po ang cognitive dissonance po ay nanggagaling sa masidhing paniniwala natin sa isang opinion. At dahil dito, tinitingnan natin na yung paniniwala na yon ay ang realidad. Yun ay yung realidad natin. Hindi po ba may kanta na dreams are my reality? So parang ganoon na rin po yung paniniwala natin, yung nagiging realidad natin. Samantalang ang pag sinabing realidad, ito yung kasalukuyan, ito yung nangyayari ngayon. Ito yung nasa paligid natin. Ito yung nadadama natin ngayon. So pero kung ang naging realidad mo ay yung paniniwala mo, malamang sa malamang ay magiging inconsistent ka. Dahil ang isang paniniwala ay hindi nagbabago. Pero ang realidad ay nagbabago. Kaya pag nagbago ito, yung tulak sa iyo, hindi mo maano, hindi mo matatanggihan. Kaya pag tinugunan mo yung pangangailangan sa kasalukuyan, malamang sa malamang ay kukontrahin mo yung paniniwala mo. At pag ikaw ay may cognitive dissonance, itatago mo yung pagkontra na yun. Kaya gagawin mo lahat para maging inconsistent, para hindi masabihang ipokrito o double standard. Puro justification na lang yung aatupagin mo. So, paano ma-prevent ang cognitive dissonance, no? Ituon natin ang pansin sa kasalukuyan. Kalimutan ang nakaraan, or huwag masyadong maging attached sa nakaraan at sa future, no? Na wala pa. Dahil may mga past decisions tayo na minsan hindi natin alam na mali pala. At sinasabi ng iba na mali. Paninindigan na lang natin na tama yon, para lang sabihin consistent tayo o hindi tayo mapahiya. At kung ganun ang ano natin, kung ganun yung pakiramdam natin, tayo ay may cognitive dissonance. Nabubuhay lang tayo sa kagustuhang proteksyonan yung sarili sa mata ng iba. At hindi na tayo natututo sa mga bagay na may katuturan. Para ma-prevent itong cognitive dissonance ay huwag tayong maging masyadong rigid sa paniniwala natin. Palambutin natin yung isipan natin sa mga paniniwala. So, hindi naman ibig sabihin na huwag ka na maniwala sa kahit saan. So, paminsan-minsan ay kontrahin mo ang paniniwalang ito. At pagkatapos ay limiin mo kung tama ba itong paniniwala mo o hindi. At bumalik ka sa kasalukuyan. Kung ano dinidikta sa iyo ng kasalukuyan, doon ka pumabor. Dahil ang kasalukuyan, yan ang katotohanan. At kung ikaw ay hindi lalayo sa kasalukuyan, hindi ka lalayo sa katotohanan, malayo na ikaw ay maging inconsistent sa paniniwala mo. At isa pa, para ma-prevent, no, itong cognitive dissonance, ay ibaba natin yung pride natin at palambutin natin yung ego natin at pati yung pagiging yung sobrang yung labis na tiwala sa sarili. So, kung ikaw ay megalomaniac, all-knowing, naniniwala na ikaw ay maraming alam kaysa sa kausap mo, dapat suriin mo yung sarili mo na baka naman hindi mo kiyala kung sino yung kausap mo. Akala mo lang na marami kang alam dahil kampante ka na sa nalalaman mo. Pero kung ikaw ay tuloy-tuloy na mag-aaral, malalaman mo na marami ka palang walang alam. So kung ganyan ang magiging mindset mo, hindi ka magkakaroon ng labis na tiwala sa sarili mo. So, hindi masama na magtiwala sa sarili, pero yung labis ay masama. Kaya, ang pride ay pinagmumulan ng lahat ng hindi magandang magandang direction sa sarili. Kaya dahil dito, hindi ka marunong magpatalo. So, subukan mo lamunin yung pride mo paminsan-minsan para maging maging malayo ka sa cognitive dissonance. No? So paano mangyayari ito? Sa actual, kung may kausap ka at nakita na na double standard ka o kaya naman inconsistent ka, sinasabing ipokrito ka, you don't practice what you preach, who cares? So, wag ka magpa-apekto sa ganun. Dahil lahat naman tayo ay dumadaan sa ganito. Tayo ay mga nilalang ng kalikasan na random ang order sa isa't isa. So, ibig sabihin, ang kalikasan ay random.
tayo ay bahagi ng kaligasan. So, anong proweba nito na tayo ay random? Minsan kakain ka ng alas 12, gutom na gutom ka. So, nagiging tanghalian mo yun, no? So, pero hindi araw-araw, saktong alas 12 ka kumakain, minsan busog ka pa. Minsan naman, ano, alas 12 ka kakain. So, minsan naman, hindi ka na kumakain, kung gutom lang, ganun din sa pagtulog, no? Hindi naman talaga, talagang 8 hours na tulog na pag natulog ka ng alas 9, ano, gigising ka sa isang saktong oras na puro araw-araw, ganun, no? So, random tayo, nag-iiba-iba yung ano natin, yung routine natin, dahil, dahil yun ang ano, yun ang kaligasan natin. Pag dumudumi tayo, hindi tayo dumudumi sa ano, no? Sa saktong oras, sa saktong amount o ano, o saktong panahon. So, ganun din, ganun ang kasalukuyan. Kaya, ano ngayon kung inconsistent ang sinasabi mo ngayon? So, kapag ka hindi mo minamind yung sinasabi ng iba at minamind mo lang yung sarili mo sa kasalukuyan, time will come, magiging consistent ka rin dahil consistent ka sa nangyayari sa present. So, kaya nga may tinatawag tayong presence of mind. So, pag may presence of mind ka, so, most likely, malayo ka sa cognitive dissonance. So, yun po yung ano, no? Yun po yung mga halimbawa para ma-prevent ito. Oh, at sa pagano no, sa pagbabasa no, sa pagbabasa ng mga libro. Huwag tayong masyadong ano magpatali sa isang libro o sa isang sinasabi ng author na yun na yung mundo. Dahil ang obsession sa isang prinsipyo maging isang teorya man 'yan o isang scientific discovery. Ang obsession dito ay may psychological ano no, complication sa atin. Dahil bawat obsession ay medyo may red flag 'yan sa pagkatao natin. So, ibig sabihin, huwag tayong maging obsessed sa mga bagay kahit pa sa isang idea. Dahil hindi natin alam na yung obsession natin dito ay yung pala yung maglalagay sa atin sa kapahamakan. Kaya tano no, kaya upang makaiwas sa cognitive dissonance, maging ano tayo, maging bukas ang isipan. Maging bukas din ang pagkatao. Pag bukas ang isipan natin, pwede nating tanggapin na mali tayo. Pwede nating sabihin na tama 'yung sinasabi ng isa. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon mali ka. At pag binuksan natin ang sarili natin, ibig sabihin, binubuksan natin 'yung sarili natin sa isang uri ng pagkatao. Na maaaring ito 'yung pagkatao natin. Naniyayakap natin at ina-appreciate natin na merong pwedeng ibang pagkatao tayong makuha. So, ibig sabihin, kung kailan mo yung sarili mo ngayon, dapat learn to let go of whoever you are. Kasi, any moment, pwedeng magbago ka. Kaya, kahit ako, noon, dati, sinasabi ko, dapat ito, tanggalin ito. Ngayon naman, sinasabi ko, hindi, huwag tanggalin to. So, yung makakaalala ng mga sinasabi ko, sasabihin, inconsistent ka. So, ano ngayon? Kasi ito na yung sinasabi sa akin ng kasalukuyan. So, hindi nagmamatter sa akin yun. Pero kung nagmamatter sa akin yun, malamang sa malamang ay nakikipagpatayan pa ako para sabihin, mali ka, tama ako. At yun na, hanggang sa nababaliw na ako dahil lang doon sa bagay na yun na walang kakwenta-kwenta. So, yun po, no? Yun po yung paraan para ma-prevent natin yung cognitive dissonance. Ngayon, pwede natin gawin, kung may cognitive dissonance tayo, hindi naman ibig sabihin na talagang nababaliw na tayo. Pwede natin gamitin ito na into a positive, ano, positive way. For example, na, may cognitive dissonance ako. At nakikita ko na may pangunahing paniniwala ako. Tapos, meron akong sinasabi ngayon na kakaiba sa paniniwala ako. Pwede kong gamitin ito para i-transform yung paniniwala ko. So, meaning to say, para maging open-minded. At ngayon, sinasabi ng iba na, huy, yung sinasabi mo nun, iba yung sinasabi mo ngayon. So, what? Kasi dumadaan ako sa proseso ng pagbabago at mukhang, teka, meron akong nakikitang bagong tama. At ito na yung tama. Hindi ko na sinasabi na ito forever na tama. Maaaring sa mga susunod na panahon,
depende sa ma-encounter ko, moment by moment, kung tama pa rin yung pininiwalaan ko o sinasabi ko. So, pwede natin magamit ito, itong cognitive dissonance, para maging bukas ang isipan. Nagiging masama lang ito kapag ka tinatago natin o kinikip natin dahil ayaw nating mabahiran ang pagkatao natin. Ayaw nating masabing ipokrito, ayaw nating masabing double standard, ayaw nating masabing you don't practice what you preach. So, who cares, di ba? Kaya nga, minsan, meron tayong elemento ng letting go at non-attachment sa mga pinaniniwalaan natin. Dahil doon tayo matututo. Dahil kung hindi, doon tayo mapapahamak. Maraming salamat po. Ito po si Mr. Philosophico, Mike Anyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.